palakasan dyan? Wala po dito pala. Pag tinawag sa 888. May kakilala ko BJ, ha? Oo. Kasi pag hindi na daan ng lahat yan, iyaano ka sa BJ. Oo, sir, wala pong problema. Wala pong problema, sir. Palakasan, ha? Oo, wala po dito, sir. Wala palakasan dito, sir. Kilala ko, pati ator. Hindi, sir, ang sa akin lang dyan, kalapate. Ito po ba? Ito po, kayo po ba ito? Hindi, ito sa dati na ito, eh. Hindi ko alam. Oo, bawal po kasi talaga. Oo, ang sa akin lang dyan, kalapate lang. Oo, hindi, kanina po itong nalang po. Hindi ko alam kung sino nagtayo na ito. Tuwing ko yata, eh. Wala dito yung nagtayo na ito, eh. Hindi na sa akin. Kalapate lang yung sa akin dyan. Oh. Ginawa ko lang ng kalapate. Paklasin ko na lang ito. Oo, paklasin mo. Pero, adjust na namin ngayon na. Oo, yung sa akin. Kalapate lang dito yung sa akin. Sa akin lang po ang reklamo. Pero bakit po sa mga side yung nakasama ko, hindi nila reklamo? Hindi na talaga ko nireklamo. Hindi nga po, sir. Pero saan nga po, sir? Kaya sabi ako nireklamo, saan sa akin, lumagay din tayo sa tama. Hindi po ba? Kaya sabi mo nireklamo sa akin, mali ako. Pero bakit yung ibang tindahan, hindi nila sinisita ako lagi na ako? Ay, hindi po, sir. Kung ito pang nag-operate, hindi po kami isang buong kalsada. Yun nga po, eh. Hindi po kami nag... Pero hindi mo, sir, ha? Pero bakit ako lang? Pinya namin tayo ng Pamasko. Kailangan namin dalhin niya sa city. Pero sa akin, tunay po sana ang pangalan na ibigay niyo. Simple din na meron na nag-iglory. Kaya niya kanyang magtatanggal yan? Negosyo. O, kaya lang kasi nakakaperwisyo. Kaya mo, bibigyan sila ng livelihood program. Para sa inyo, hindi para sa akin. Risky po yung pamamasadala na ng pedicab along main road, which is Agham, Quezon Avenue, North Avenue. Nakilala ko PJ, ah. Okay. Serious o ba convinced na yung natatanggap natin sa tanggapan natin? Purong pagmamahal! Ayun, sir! Good morning po. Okay. Sir po yung taga Dipos saka sa TTND. Ngayon po sir, di ba po maliwanag naman sa atin na medyo marami na nga po yung ating complaint na natatanggap. Minabuti po ni Kapitana na imbis po bumaba po sila doon mismo sa lugar po ninyo para maiwasan po natin kung ano man yung komisyon o ano man. Ang ginawa na lang po natin is pinaimbitahan po kayo dito sa barangay para po dito na lang po kayo makapag-usap, ha? Sige po. Madalas po nare-reklamo is yung dito po talaga. Yung mga extension nyo, cooler, lamesa, upuan. Kasi po sir, kaya po ako nag-aakumigayan po. Kasi po sa umaga po, may nagkakape po sa akin. Oo nga ho, sir. Kahit nga ho, sabihin natin may nagkakape po, pampubliko pa rin po yun, sidewalk. Apo, naitindihan po yun. Sana naitindihan natin. Lalo na ngayon, medyo marami na po ang complaint. Pito po yung natatanggap namin. Sinong nagko-complain? Isa lang din po. 888 complain po kasi sa Malacanang po yun nadidirect. So through text message po yan or through call. Tapos po, bababa po yan sa 8888 Malacanang mismo office. Ngayon po si Malacanang, ibababa po yan sa mga departments. LGU, yun po sila sa LGU, tapos kami naman po. Tapos magtutulungan po kami para po mapaayos po natin kung ano man po yung reklamo. Yung nagre-reklamo, hindi rin po kasi binabanggit kung sino yun. Pero kahit po kunwari ako, pwede ko kayong i-reklamo. Ito sir ah, nang nakita ko yung picture doon, sagad yan eh, sa pader. Apo. Walang problema yun sa amin noon. Pero hanggat nandito po at nakatungtong po sa sidewalk, meron po talagang pero sabi lang po sa akin, 1 meter daw po ang... 1 meter nga po sir. Pero may 1 meter po yan. Opo, pasok nga po sa sabihin natin. Yung 1 meter po, siyempre dadagdag yan. Dagdag mo pa yung taong bibili. Dagdag niyo po yung sinasabi niyo magkakape, sir. Apo. Nawawala ngayon yung 1 meter. Apo. Doon. Huwag na pong maglagay ng mga dito. Excess lang po. Kasi doon po tayo nagkakaroon ng mga reklamo eh. Pero sir, sa akin lang po ah, pututus yung parang napakababo lang po ng violation ng ganyan, hindi po ba? Kasi sa karamihan po sir ah, puro sa akin lang po ang reklamo. Pero bakit po sa mga side na kasama ko, hindi nire-reklamo? Yung ganun talaga, ikaw nire-reklamo. Ikaw yung kayo sir, nire-reklamo, pero sa akin nga po sir, kaya sabihin ako nire-reklamo, sana sa atin, lumagay dito tayo sa tama. Hindi po ba? Kaya sabihin mo nire-reklamo sa akin, mali ako. Pero bakit yung ibang tindahan, hindi nila sinisita ako lagi na ako?
Hindi po sir, kami po pang nag-operate po kami, isang buong kalsada po. Yun nga po eh. Hindi po kami nag- Pero bakit ako lang pinapatawag dito? Sa ibang tindahan, walang nag- Pulti mo po doon sa may papuntang court. Bakit wala nag-ano? Mas malala pa po doon kumpara ho sa tindahan ko. Ang nanong ko lang, bakit ako, ako nung ako lagi? Sir, pwede naman talo. Kung pag yan, hindi naman ganyan kalaki yung... Ibigyan nyo lang siya ng konti-konti para pantos-tos din niya sa gamot. Oo naman sir, wala naman pong ano po doon. Naintindihan namin yung sunog titinda. Pwede rin po siya makahingi o okay na po ba yun? Pwede po siya bigyan na. Kasi sila pag humingan ng barangay permit, ayaw ko bigyan eh. Hindi nga, tanong po, pwede para mo ba siyang bigyan? Explain ko po, sir, no? Oo, kasi po, ito lang po talaga. Sige po. Gusto lang tulungin sarili niya. Siyempre, may kanya-kanya rin ako. Para lang pag-gustos lang. Kunti kondirasyon. Kunti lang. Opo, nakausap po niya, sir. Para lang mahalo natin, kasi hindi naman siya pwedeng trabaho na ito. Kasi minsan, nagagalit siya eh. Hindi niya makontrol. Kahit ako nagka-ano. Nakausap ko si sir, in-explain ko po sa kanya yung mga requirements po. Ang requirements po kasi yan, yung titulo nga ng lupa, ganito, ganun, ganun. Ngayon po kasi, meron pong ticket si sir, DPLD. Pero sabi lang po sa akin sa sige pa, patapusin niyo po muna ka sir ha. Business Permit and Licensing Department po. Ticket po yun, meron po siyang violation. In-explain ko na po kay sir, napunta po siya doon, clear na po muna yung pangalan niya, hingi po siya ng clearance. Ngayon po, para pag nabigyan po siya ng clearance, baka po siya sa amin, meron po kaming attachment. Apo, yun nga naman, tinawagan po daw niya mong pangalan si... Si Sir, Joey Aldiego po. Oo, natinawagan niya. Inaantay pa lang po nila kasi... Kasi hinintay daw niya yung... Sulat galing sa sito, sa taas. Parang kaso niya sa andun sa ayun legal. Ayun na po. Sa legal. Actually, yung mga requirements po ni Sir, medyo okay naman ako eh. Kompleto na. Yun na lang po yung kailangan natin, yung clearance, para po... Meron po kaming attachment na okay na siya sa BPLD, clear na siya sa DPOS, etc. etc. In-explain ko rin po kay sir na sino po ba ang barangay para hindi po siya pagbigyan dun sa kanyang request. Kasi ang claim po ni sir, bakit po parang nasisingle out siya, bakit po yung mga ibang kapitbahay nabibigyan naman po agad-agad. Sabi ko nga po sir, wala pong problema. For as long as kompleto yung requirements, clear na yung kanyang mga ticket violations, agad-agad po yun. Mababaan po siya. Pero inspect po yung place, bibigyan po siya ng permit. Namin dun sa legal na sa ticket na ilan sa kanya. Gustuhin man natin. Kinapalok niya. Opo, sir. Gustuhin man natin bigyan siya agad. Opo. Lumabas tsaka namin. Kaya sabi yes. Sa kaya sabi daw yes, po sa City Hall, hindi ko na po kailangan ng business permit. Ay, hindi po. Hindi na nga, wala na yun. Hindi na po kailangan kasi kami daw po sa tindahan. Hindi po. Kasi sabi po sa akin, parang bilang ng permit lang daw po eh. Opo. Barangay permit, clearance po muna sa barangay ang kailangan ninyo para po makapag-apply kayo sa LGU. Yun po yung para makakuha kayo ng mayor's permit, ng DTI, etc. Kailangan po talaga barangay muna. Ngayon po, kung meron po kayong kakilala dun sa ganito man, nakakuha kayo ng permit doon, tas sa barangay po, hindi kayo nakakuha. Nag-uusap po kasi yan, meron po kaming audit kada buwan. O ito yung mga business establishments na mayroong permit dito sa City Hall. O dyan ba sa barangay magtutugma ba yan? Ma'am, sir, hindi po. So ngayon po, as barangay officials, i-ooperate po yan. Yung tinatawag po natin na suyod buwis. Ni isa-isa po yung mga establishments, sari-sari store, restaurants, kahit na ano po. Sir, ma'am, kailangan nyo pong mag-comply. Ganun po siya. Pasensya na po. Hindi na kailangan po. Hindi na nakalangin. Oo po. Pang ano lang talaga sa amin sa tindahan, wala naman kaming issue po doon. Maganda nga po yun, at least nakakatulong sa pangkabuhayan. No? Pero ang ano lang po kasi, sir, mag-extend siya ng mag-extend. Sige po, sir. Oho, kasi minsan talaga, yung sinasabi nyo kung bakit yung maliit na bagay yun. Yung nga po yung sinabi siya ni sir, unti-unting nadadagdagan, tao, bumibili, lumiliit po yung sidewalk. Yung mga example po tayo na may na-aksidente po. Pag nawawala yung sidewalk. Siyempre, sa kalsada maglalakad yung tao. Medyo delikado din naman ito. So kung pang sarili na papakanan nyo, isipin din natin sir yung ibang tao. Paano naman sila? Tsaka yung sinasabi nyo yung bakit yung iba? Kami po sir, hindi kami namimili. Pupunta po kami talaga buong K-5 sir. Doon. Kung sasabihin niyo po bakit sila hindi sumusunod, tapos kayo,
susunod kayo o hindi susunod. Mas maganda, sir, sumunod kayo para maging parte kayo ng solusyon. Hindi parte tayo ng problema. Yun lang, sir. Bukod po kasi dun sa obstruction na complaint po kay sir, nuisance po. Nuisance, noise. Kasi po, una-una, nagbibenta po si sir ng alak kahit wala po siyang permit. Ang business permit po kasi, dalawa po yan, oh. Isa po yung pag-ooperate po ng tindahan, isa rin po yung pagbibenta po ng alak at sigarilyo. So ngayon po, isa po yun sa maraming mga complaint po kay sir na nagbibenta nga po siya ng alak, bukod doon, yung sidewalk at saka po yung kalye na o-occupy na po ng kanyang mga customer. Kumbaga parang naglalatag yata po ng upuan doon at saka ng lamesa, doon po umiinom. Siyempre alam naman po natin na kapag napasarap na yung inom, medyo lumalakas na po yung boses natin, umiingay na po tayo. Ngayon yung mga kapitbahay po natin na malapit po sa atin, oras na po ng kanilang pahinga, eh medyo na aabala rin po sila. Tutusin mo kayo sa doon pong mag-inuman, halos kami na hindi po magkakamag-anak. Tsaka yung sasabi natin na maingay. Hindi po mamunsan nangyari. Hindi po nangyari. Kasi kapag this also po, mag-inom po ka namin ng mama, nag-inom naman kami, mag-short kami mga 6 or 7. Saan bago po kayo nag-inom? Bago po mag-10:30, tapos na po kami. Saan po kayo nag-inom? Sabi na po sa mama, sa kalsada. Okay. Sa kalsada ko. Kasi sa taas, tapat po din na namin. Okay. Kung mag-inom kami, mga 6 or 7, matatapos kami bago mag-10:30. Sir, alam natin pero, sa... Pero hindi naman po kami maingay kapag nag-iuman. Mm-hmm. Tutusin po, wala pong nagre-reglabo doon, pwede po yung kamag-anak na namin. Given na po yung sir, po natin sa batas na bawal po talaga. Apo, bawal, pero kalsada. Kalsada pero, sa labas. Apo, kaya sabi natin bawal. Kumbaga ang tao, nakasanayan na natin. Ay, kaso hindi po talaga natin pwedeng baliin ang... Apo. Loob. Oo, alam po natin. Pero kaya sabi natin bawal. Tagamunsan kasi nakasanayan ng tao. I-quote ko, sir, yung sinabi ni sir kanina, no? Paging parte tayo ng solusyon. Opo. Diba? Yun na lang muna natin. Opo. Marami kasi talaga tayong maibubutas kahit kanino, sir. Wala namang perfecto, diba? Yun nga po eh. Pero kung tayo sa sarili natin, magsistart tayo na tayo yung magiging change, pagbabago. Makikita po ng komunidad natin yun, ah, posible pala. Pwede pala. Gayahin kaya natin. Imbis na, ay, nagdodroga sila, nagiinom sila, ah, okay pala, cool pala, gayahin natin. This time, sir, yung maganda naman. Yun yung simula natin para kahit pa paano, makita, magaya ng iba. Okay ka na dun sa ibang requirements mo. Clearance na lang. Yun na lang. Yes, sir, clearance na lang. Sa Business Permit and Licensing Department. Kasi sabi daw po kasi sa City Hall, conforme daw po sa sitwasyon ng tindahan, kung napakalaki naman po, kung gano'n naman po ma'am, yung sitwasyon ng tindahan, hindi ko na daw po kailangan kasi ng business permit. Kasi sila na po mismo nagsabi sa akin. Kita mo mama, sa City Hall patung sa Bicos. Barangay permit na yung business permit sinasabi, ibang business sa barangay permit. Tres? Hindi po ba, no? Magkaibang business sa barangay, di po ba? Magkaiba po. Yes magkaiba po. Yun. Magkaiba po. Kasi sila po nagsabi sa akin. Ito po si Tres. Si Tres po ang humahawak ng mga business permits po natin. Tres, paki-explain sa kanila. May gano'n naman. Kasi small business lang siya, usually. Kaya lang kayo siguro ganyan na inaano. Kasi syempre, may nagre-reklamo. So usually talaga, ang sari-sari store, pang barangay lang siya. Kung mangungutang kayo, kaya kayo kumuha ng ganyan, loan parang gano'n. Yung iba kasi sir, wala namang permit eh. Opo. Nag-e-exist sila pero walang permit. Pero mga small business lang small kasi. Business lang. Sa case kasi niya, may nagre-reklamo lang. Kaya gusto makita kung may permit. Ganun po yon. Kasi sir, kung makita nyo sa sitwasyon ng tindahan mo, kayo po ba? Maliit lang naman talaga. Napakaliit lang talaga ng pwesto. Oo nga sir. Ano nga lang po dyan sir, yung sa clearance nyo. Sila po talaga makakasagot nun. Kami, hindi po namin kayang sagutin yun. Kasi hindi na po namin departamento po. Pero kung halimbawa, pupunta ang City Hall, kung ano talaga bigyan ng mayor's permit, kung masasabi sa talagang barangay permit lang. Clearance. Okay. Clearance muna. Clearance. Kasi may natandaan po natin, sir, ha? May violation kasi. May ticket po. Ngayon po, lilinisin natin yun. Yes. Nasaan po pumunta doon para makakuha? Kasi, diba? Nasaan po copy ng ticket? Kasakit po. Nasa iba? Ayaw mga hapang gano'n. Hindi ko alam kung violation talaga o hindi eh. Kaso hinihintay nga niya. Ando ko sa bahay eh. Violation talaga. Titing ko lang ulit, sir. Ang kailangan lang natin maklaro, maklear, malinis ninyo yung violation na yun.
Pag okay na yon, dali nyo po yung requirements dito, aayusin natin. Okay po? Okay ba? Dapat ano? Parang may clearance, environmental clearance. Pasok yan sa environment. Locational, liquor, sanitary, tsaka health clearance. Oo, boss. Sa BPLD talaga makaayos ito. Sa may ano, business permit. Pero yun na lang din po, tawagin na po rin siya. Oo, mas maganda po yung siya yung makakas, siya po may hawak yun. Sige, kami, hindi po namin nasakop ito. Sa amin lang po talaga, yung sa sidewalk. Hanggat kaya po, huwag na tayo maglagay ng mga cooler nyo doon, yung upuan, yung mga basurahan po. Maliwanag na po ba? Sir, ulitin ko lang, yung 8888, hindi yan pagmamalabis ng kahit na ano ha. Hindi rin yan pang titrip lang o anuman. Hindi natin talaga malalaman kung sino yung nagre-reklamo doon. Eh kung talagang gusto nyo magreklamo, wala tayong gagawin. Wala kaming choice, kung hindi, solusyonan lang po. Pero paano ba, ma'am, nakakuha na po ako ng ganun mga permit, tapos magreklamo pa rin doon? Ay, yun po ang ipapangpasa natin na report sa kanila na ito, compliance okay na po si sir. Okay. Depende pa yan, sir, ha, kung ano yung rinireklamo. Kung sa permits, di okay maganda, na tapos na kayo. Pero kung sa obstruction or yung paglalabas pa rin hanggang sa sidewalk, iba po yun, sir. Iba na. Oo, sa amin po talaga ang bagsak nun. Eh, kung talaga pong nandun po, talaga pong violation po yun. Kasi mo sa akin, sa sitwasyon na ganyan, parang napaka-dita lang yan eh. Babaw ng ano eh. Kung tutusin ko, kung titignan nyo sa isang perspective, mababaw nga ako. Kaso nga lang, gaya na sabi ko sa inyo kanina, kapag nagsimula ng maipon yung tao, tumambay na doon, nag-set up na ng lamesa, upuan, ngayon, nawawala lalo yung sidewalk. Doon na siya, hindi siya bumababaw. Sir, tsaka yung anak, sir, ha? Kung gano'n lang dito sa ipaw, ulit-ulit na lang. Ako lang ako sa kanya. Ano lang, sir, comply lang naman. Opo. Kita niyo kung gaano kayo kamahal ng barangay Gamuin, sir. Imbis na magkaroon tayo ng ano doon. Baga pareho lang din tayo nasa government. Alam ko rin. Ang ano lang, sir, iwas lang tayo sa complaint kasi lalo na ito. Sabi natin, Kamuning, pag ilang balik na ata namin to. Nga eh. Marami pang ibang lugar, sir. Eh yung pinsan ko, parang ay pa rin kami. Ayun lang. Hindi ko na kayo sagutin. Labas na kami dun, sir. Ayun lang sa awan dun, sir. Pag-ibili na yan. Kasi kayo rin na rin. Balik-tawag ulit ang balik-tawag ulit kayo. Hindi kasi namin pwede. Dapat mo ano yung action nga rin. Wala naman. Kapag natrabaho ko tayo sa awan. Kundi sa amin ang balik niyan. Totoo. May reklame, may pakil niyan. Kailangan mo lang naintindihan ko. Salamat po, sir. Salamat, sir. Tayo na sa gobyerno. Alam na natin. Basta po, anything po. Nandito lang pong barangay. Willing po kami makipagtulungan. Anything po. Magreklamo na naman siya. Napatawag. Hindi harap na naman kami. Pero sana, sir, hindi na. Kasi ayusin na natin. Kahit ako, narinig. Hindi naman kasi ako nakikilam sa kanila. Sa kanya. Pero ano lang. Consideration na. Eh, pangdamot na lang. Ito mo yun. Wala namang problema, yun, sir. Pero kung sa... Ewan ko, hindi. Ang hirap kasi magpaliwanag eh. Mataas ang pride. Ang hirap magpaliwanag eh. Mataas ang pride ng pinsan ko eh. Ang hirap ng ano eh. Eh, hirap kasi nga ma'am, sa sobrang may depresya nga to, sobrang galit niya, hindi niya nakokontrol. Yung galit niya, kaya parang doon na nagkakaroon ng emotion. Yun yung sakit niya. Kasi dati talaga, ilang beses sinusumbong ng gabi. Eh, tumas yung dosage. Kaya yung iba nang hindi naman siya maano ngayon, tawag dito, hindi naman siya nang pinatake. Iba naman yung bumabalik sa kanya. Naging hypertension siya, parang galipatid kung hindi ka naman yun. Yung siya na ano. Kaya yung mga sobrang galit, hindi naman. Okay. Kaya mabuti na rin, hindi siya sinusumpong talaga. Kaya, basta sir, hindi kaya limitadong tao dahil ganyan ka, may sakit kang ganun. Ha, papakita natin sa kanila na kahit ganyan ka, eh mas okay ka sa kanila. Mas maganda yan na ngayon pa lang medyo binabagsak sa kanila, pero patutunayan mo sa kanila na hindi ka dapat ginaganon, ha? Yun dapat. Mm-mm. Pero basta nasa tama po sa... Yun, basta nasa tama palagi. Ang nangyayari kasi sa may nagre-reklamo,
konti lang, may usap ka lang, hindi mo kailangan. Hindi mo na kailangan. Parang gusto niya gawin na tanggalin ng karapatan ang PWD. Sige sir, basta ano man, okay, okay, nandito lang po yung barangay, okay, ha? Sir, okay, naintindihan ko naman lahat na. Opo. Hindi lang para maayos din. Para, ngayon lang nga pumunta kasi may trabaho. Salamat po sa oras niyo. Pasensya na po kayo. Kaya nagpasama rin sa akin to. Parang maklil ko rin at maklil niyo rin. Hmm. Pero marami, kapatid ko, paliwanag na rin. Kasi ganun din naman. Sige po. Naman pero salamat. Sige sir. Salamat. Comply tayo sir, ha? Salamat po sir. Salamat kasi kasunin nyo lang yun sir. Yun na lang hindi namin yung tawagin na si Mark. Kukulitin na lang si ano. Sige sir. Bibigay sa kanya kung okay na yun. Opo. Certificate na. Sige sir. What is up guys? Pao-pao here. Puro magmamahal mga puro. Barangay Kamuning, kung di ako nagkakamali, sama natin Dipos CDB. Ibig po sabihin ito is clearing and demolition department. So kasama rin natin ang tropa ng TMD, si Officer Francisco sa si Officer Starea. At four traffic assistants lang. So sila lang po yung mag-a-assist ng traffic. At operation po natin na gagawin trabaho is clearing operation. So I hope klaro po ito ano. So kung may makikita kayo na hindi natin ma-clear na mga illegally parked vehicles, dahil hindi po yun yung papel na hawak natin. Ang papel na hawak natin is clearing regarding sidewalk. So i-clear po natin yung sidewalk with regards obstruction. So yan po ang gagawin trabaho ng DPOS CDD. Alright mga puro, ang team leader natin dyan, Sir Dominic Mananghaya. At ito nga, ano, simula tayo dito. Hindi ako nagkakamali, isang kahabaan, kabuuan ng K-5th Street dito sa Kamuning. So handa pa lang mga puro, no? Dahil nga, yung barangay election, katatapos lang. So medyo marami tayong pending na complaints. Na eto, pito, mga puro, pito. Yung reklamo with regards to obstruction. So medyo naipo na yata. So yun po yung action na natin ngayong araw. Alright, let's go guys. Alright mga puro, so dito ano, merong mga sampay-sampay sila madam. So tanggalin na lang po nila yan. So tinatanggal lang natin ng team yung mga lona-lona. Dahil pag nakaladlad, wala nang anon po yung tatamain sa mga taong dadaan sa bangketa. Ito sir, isin natin ito. Mga halaman. Ah, may tao kayo dun sa taas. Mga puro dito banda, tinatanggal na po nila yung mga nakaharang din sa bangketa. Yung ginabossing. Sir, inyo ko sir. Ay, sir. Oh, sir. Ano lang, ganito lang sir. Tayingin nyo lang ako ng ID mo. Tapos yung ID pala, ID. Okay, ID. Para okay, saan yun, sir? Kasi itong traffic, alam niyo naman siguro ito, di ba? Makailang balik na kami dito, eh. Kasi pinapatanggal talaga namin ito yung nakaraan ito. Ah, sige, sir. Hindi nga kasi maibabay mong pulungan. Sige, ngayon, sir. Ano na lang yung ID, sir? I-list ako na lang yung pangalan. Para tutunod, sasalban ka na namin ng NOB, Notice of Violence. Hindi sir, lang sa akin lang yan, kalapate. Ito po ba? Ito po, kayo po ba ito? Hindi ito sa dati na ito eh. Hindi ko alam kung sino tayo. Bawal po kasi talaga. Huwag sa akin lang yan, kalapate lang. Opo, hindi, kanina po itong ano ito. Hindi ko alam kung sino nagtayo na ito. Tuwin ko yata eh. Wala dito yung nagtayo na ito eh.
Hindi na sa akin. Yung kalapate lang yung sa akin. Diyan, oh. Ginawa ko lang ng kalapate. Baklasin ko na lang to. Oh, baklasin mo. Oh, pero adjust namin ngayon na. Oo, oh, yung sa akin. Kalapate lang dito yung sa akin. Kulungan lang. Ginawa ko lang yung tungtungan ng kalapate ko to. Hmm. Ng kulungan. Pero ito, hindi ako nagtayo na ito. I-adjust na lang yung ano para ako. Nag-dati na po. Dati na po siya. Dati na siya, oo. Magmula nung nag-alaga ako ng kalapate, nandito dito na to. Hanggang dito, sir, eh, no? O, sige, sir, tabasin ko na yun. I-support na lang. O, kami, pangalawa na namin ito dito, eh. Pero kung kaya nang linisin nyo yun, sir, linisin nyo na. O, sige, sir, sige, sir. Sige, sir, pasensya na, sir, ha? Alright mga puro, meron tayo din mga sitwasyon na katulad na ito. Nasa bangketa na kasi yung pinaka parang may canopy. Pero aspect na bossing, existing na yan. Itong dapat ng ano? Sige, sige. Okay. Ipukun namin yan, sir. Pero ano, sir, pala, ano ba rin ang pangalan mo, sir? Jericho, sir. Ipa yung ID, sir, para mapicturean ko. Ano mo ang ID doon? Sa akin lang naman dito, kalapate. Oo, yun yan yun, sir. Ay, mapuro yung kay boss hindi dito yung kalapati lang sa taas. Tatanggalin na nila. Pero ito, matagal na daw ito. Itong structure na ito. Hindi, pinapatapon din nila yun. Ayun. Hindi, bato yun! Mga bato! Pero ito, matagal na to. Matagal na to. Hindi ako nagtayo. So yung ginagawa natin na, ano, na... yung ID pangalan para next time na bumalik tayo pag nandiyan pa rin wala tayong choice kundi talagang kunin na yung ano parang kumpiskay na yung dapat kumpiskay. Hindi nyo na lang yung pader tanggalin nyo lang to para wala lang. Sige sir, sige sir. Umanggat na nyo sa tindo ba? Magamit nyo pa itong mga pa kasi pag kami kumuha nyo rekta basura. Rekta basura yan. Oh. Ah, sige sir. Naintindihan naman natin yan, sir. Oo, sir. Thank you, sir. Pasensya lang, sir, ha? Anong street to? Kamuning? KPP. Parang may Kamuning. Alright, tapos dun mga bor, meron na tayong mga natanggal ng mga lona-lona. Tapos, kung self-demolish na lang, mas maganda. Tapos may nakuha pa tayo dun mga, ano, mga parang pang-reserve parking. Ayan yung may dalo na yan. Si Ariel. Ginawa nila si Ariel. Okay, ganun na lang. Hindi, kailangan ko lang ng ID para mapicture. Dito na po yan, sir. Pasensya na po. Ha? Pasensya na po. Ano? Pasensya na po. Confiscated na po yan, sir. Lahat po ng pinuntahan natin, sir, kinumpiska. Kinumpiska? Mag-trapal ko na, sir. Gagawin sa pusin niya. Oo, sir. Hindi na. Pwede ko. Dugay naman yan. Pasensya na po kayo, ha? Pasensya na po. Wala po dito pala. Pag tinawag sa 888 ko. May kakilala ka, BJ, ha? Oo. Kasi pag hindi na daan ng lahat yan, iyaano ka sa BJ. Oo, sir, wala pong problema. Okay. Wala pong problema, sir. Oh, palakasan, ha? Oh, wala po dito, sir. Palakasan dito, sir. Kilala ka, pati attorney. Apo, ako, sir. Apo, sir. Thank you, sir. Kailangan lahat yan, sir. Apo, sir. May media daw tayo ni Bossing. Dahil nakuha na siya na tatapon naman po yan, yung lona na yan. Diretso dump na po yan. Parang mukhang medyo sumamalog ni Bossing. Ano? Kailangan linisin daw lahat ito kung kay-tip. Alright, yung mga kinukuha po natin pangalan po, yun po yung mga
pagka naka-ano siya yung structure na naka-fix kasi kailangan siyang i-demolish. Pero yung mga pwedeng taba ano lang yung mga lona ganyan papyasa yun. Kinukuha na po natin diretso. So yung pag mga para hindi naman na kasi pag may mga truck na malalaki hindi natin emergency mahirapan sa taong ng meron dito. Thank you, sir. Thank you po. Ay, katulad niya, mga puro ito, ano siya eh, fix na siya eh. So, kailangan ng time talaga yan para gibain. Binibigyan lang natin sila ng consideration para sila na mag-giba. Pagka, yun nga, kinukuha natin yung pangalan, pag hindi nila ginawa, pagbalik natin, may reklamo ulit. Action na natin. Ayun, pala na. Ayun, sir. Ayun yung item na sila. Sabi daw, sila magtatanggal yun. Alright. Pero pag mga lona-lona, mga puro, inihila na natin. At tinatanggal na natin agad. Wala akong masabi kundi thank you so much, thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapauso, thank you so much, God bless you, purong-purong pagmamahal. Thank you so much, God bless.